sana ko'y iyong inisip, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso, isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y inong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hayop, tagapamuno, magulang sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila na naming pagsalangsang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan
kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos, sa tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nakasala'y patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming para mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo at umaakal. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Aral tungkol sa pagpapatawad ang tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Pagpapatawad. Sa ating ebanghelyo, tila nag-uutos si Jesus sa kanyang mga alagad sa pagsasabing, "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan
ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Teka muna, aral, pero bakit parang utos? Ano ba talaga? Aral o utos? Wala naman po kasi talagang ibang paraan para maituro ang pagpapatawad, kundi ang dapat itong gawin. Walang ibang paraan, walang ibang teorya, o walang ibang hakbang na sinusunod para maituro ang pagpapatawad. Dahil ang kapatawaran ay mangyayari lang kung ito ay iyong ibibigay. Wala itong steps o hakbang. Wala itong teorya. Kundi dapat mo lang talagang gawin. Madalas, tinatanong sa akin kung paano ba magpatawad. Father, paano ba magpatawad? Ang hirap-hirap kasi magpatawad. Sa totoo lang po, wala din naman po akong ibang maisagot, kundi, edi magpatawad. Walang ibang paraan para magpatawad, kundi ang magpatawad. Alam ko po, hindi ito madaling gawin, lalo na kung hindi humihingi ng tawad ang isang tao. Dalawa lang naman ang nagpapahirap sa pagpapatawad. Una, ang pride mo. Pangalawa, ang kondisyon mo. Madalas, may kondisyon tayo bago magpatawad. Ano yung kondisyon? Humingi muna siya ng sorry. Humingi muna siya ng paumanhin. E paano kung hindi? Ibig sabihin, hindi ka na din magpapatawad? Dalawa yung dahilan na mahirap, at kadalasan itong dahilan ito sa atin din naman galing. Tayo rin ang makasasagot. Kaya nga, ipinapakita sa atin ni Propeta Daniel sa ating unang pagbasa ang halimbawa ng paghingi ng tawad. Hindi natin maiaalis ang pagpapatawad at paghingi ng tawad. Kaya naman pinakita ni Propeta Daniel na walang ibang paraan ng paghingi ng tawad kundi ang pag-amin ng kasalanan. Inamin ni Propeta Daniel sa Panginoon na sila ay nagkasala, sila ay nagpakasama, at sila ay sumuway sa tuntunin ng kautusan ng Diyos. Ito po yung tunay na paghingi ng tawad. Hindi ka lang nagpapaumanhin o hindi ka lang nagsusorry, kundi may pagtanggap at may pag-amin. Marami sa atin kayang humingi ng sorry, kayang magpaumanhin, pero nagpapaliwanag pa, nangangatwiran pa, at masakit, naninisi pa. Sasabihin, sorry na, nagawa ko lang naman kasi yun, kasi nagipit ako, kasi natukso ako. Hindi ba pwedeng sorry na lang at aminin ang kahinaan? Meron namang iba, nagpapasensya pero naninisi. Pasensya ka na ha, ikaw naman kasi talaga yung nauna eh. Hindi ba pwedeng paumanhin na lang, pasensya na lang ang sasabihin?
ang paghingi ng tawad, dapat may pag-amin at pagtanggap sa nagawang mali. Kaya sa huli, wala naman talagang teorya o wala namang ibang paraan para magpatawad. Wala. Dalang tanging paraan ng pagpapatawad ay ang magpatawad. Sa huli, ang paalala ni Jesus sa mga hindi makapagpatawad o nahihirapan magpatawad, ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. Kaya kung ikaw ay magpapatawad, ikaw rin ay patatawarin. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkulin, magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Atin nawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila, at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at mga kahinaan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Maawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingang idinudulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsundod namin sa giliw mong anak, ang pagkamauwain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabala. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Linda, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nandamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina.
kaligtasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.